Good morning, mga idol! Welcome to another episode of VC Rider TV! Yes! Ngayon, mga idol, gusto ko lang sana sa inyong i-share itong nangyari sa akin kahapon. No? May nakasabay ako kahapon kay Master GY6HAC na isang Easy Ride user din. Ito ay si Two Wheel Adventure. Isa siya sa mga taga-subaybay natin, mga idol. So, napapanood niyo yung mga ginagawa nating video. Yung mga project namin ni Master GY6HAC. Sinubukan niya na gawin din yung nagawa ni Master GY6HAC sa akin. Nagkita kami ron kahapon. Pero hindi ako ready doon. Hindi ko kasi alam na pupunta siya ron. Kaya wala rin akong dala. Hindi ko dala yung aking GoPro. So, andun naman yung aking cellphone. Yun na muna ang ginamit namin. Ang magiging topic nga pala natin ngayon is hindi about tungkol sa motor ko. Kundi tungkol sa motor niya. Ayan, kung ano yung na-experience ko rito sa aking motor, yun ang na-experience niya sa kanyang motor. Bago siya na pa-modify ng kanyang torque drive, sinubukan ko muna sa kanya itong ipagamit para makita niya yung difference nung arangkada ng motor niya at arangkada nitong motor ko. So ngayon nga, yun ang i-share ko sa inyo. Nakakuha rin tayo ng mga tips galing sa kanya. Ano ba yung mga compatible na shocks na pwede? Dahil yung sa kanya, napakalambot ng kanyang shock. Kakakuha rin tayo ng idea dun sa kanyang motor. So bago ang lahat, shoutout muna tayo. Shoutout time! Shoutout kay Ren Perez, Alexander Dayaw, Anthony Glenn, Michael Gumban, Brian Nunez, Wilfredo Plata, John Michael Alquirus, Chris Antonio, Edison Vasquez, Anthony Martinez, Bernard Ravena, Mona Mona, Mark Anthony Pipito, Fire Ramidic Motoblog, Bankshire TV, Cyrus Ace Mejia, Jonathan Baltasar, Pierre Romero. Shoutout din kay Kenneth Masagka at sa Inday Pansit Malabon Muzon. Yan, shoutout dyan. Kay Boss Natoy at sa girlfriend niya si Jessamine Gutierrez. Shoutout sa inyo mga idol. Thank you very much. Yun, shoutout sa inyo mga idol. So bago tayo pumunta rin sa unit ni Two Wheel Adventure, no? Diyan ko muna kayo ng gas consumption update regarding dun sa nilagay dito na 13 grams na flyball. Napansin ko dun sa trial na nilagay namin na 13 grams na flyball, okay siya sa akyatan. And pag dumating ka na sa gitna, may gitna at may dulo siya. So balit, ang hindi ko nagustuhan sa kanya, kahit naka-modify torque drive tayo, medyo lumakas siya sa konsumo sa gas. So sabi nga ni Master GY6HAC, once na nagbaba ka ng bola from stock, mas lalong tataas ang RPM. So totoo nga yung sinasabi niya. Pero ito yung mga nire-review ko na about sa 13 grams na flyball, hindi ko nilalahat ng unit na motor. Ito ay para sa ating Motorstar Easy Ride 150N muna. Kasi yung ibang unit naman ng motor, diba, compatible sila sa mga ganong setup. Pero yung sinasabi ko lang, ha, para sa ating unit muna to na about sa 13 grams na flyball. So kung i-compare ko siya dun sa stock na flyball, medyo mas lumakas ang RPM ng 13 grams na flyball. So sa tingin ko dun sa setup ni Master GY6HAC na sa pag-modify niya ng torque drive, kahit nilagyan niya ng low gear, medyo tumaas yung RPM ng 13 grams na flyball. What more kung naka-stock lang tayo lahat tapos naglagay tayo ng 13 grams, no? Medyo sa tingin ko medyo mas tataas pa yon. So kahapon nag-decide kami ni Master GY6HAC na palitan na siya ng 14 grams na flyball. Ngayon naging komportable na ako, and sa tingin ko ito talaga yung 14 grams na flyball talaga ang compatible dito para sa motor ko. And gusto ko lang sanang linawin, no, yung pagtimbang ko dun sa stock natin. May nagsasabi na 14 grams lang daw talaga, and lumabas naman dun sa timbangan ko is 15 grams. So malamang may problema yung timbangan ko. Pero nung tinimbang ko naman yung 10, 11, 12, sakto naman siya doon sa timbangan ko. And yung 50, yung stock na bola lang talaga natin yung
May problema siguro 40, pagpalagay na nga natin na 14 grams na lang talaga yun. So ang ginawa ko, bumili na lang din ako ng bagong 14 grams. At least may naka-indicate talaga doon na 14 grams. Ngayon mga idol, ako'y lubos na natutuwa kasi bunga na yung sinasabi ko na magkakaroon tayo ng tamang arangkada. And salamat talaga kay Tubil Adventure at sinubukan niyo yun. At least ngayon, hindi na ako nag-iisa na nagpapatunay nun. Dalawa na kami and tuwan-tuwa siya bago siya umalis doon. And kung tutusin mga idol, mas malakas pa yung arangkada niya sa motor ko. Oh, ay, paano nangyari yun? Ba't mas lumakas pa yung arangkada niya? Ganito yan. Kasi yung gulong ko nga, medyo malaki talaga siya. Kaya ito, isang ano talaga to, no? Downside ng malaking gulong. Mas hindi mo masyadong mafe-feel yung ginawa ni Master. So ngayon, napatunayan ni Master na mas maganda palang itest yung kanyang torque drive sa naka-stack pa na size na gulong. Kasi doon makikita o mararamdaman yung full potential ng kanyang modified torque drive. So itong si Two-Wheel Adventure, ginawa niya, nagpalit din siya ng clutch spring at center spring. Ito katulad na nga ito ng mga sinasabi ko dati pa, kahit anong palit niyo, parang may kulang. Siguro nagkaroon ng konting improvement, pero may hinahanap pa rin. So naging ganun siya, kaya siguro sinubukan niya na rin yung sinasabi ko kung magkakaroon nga talaga ng pagbabago. And then hindi naman siya nabigo sa mga sinabi ko dahil siya mismo nakapagpatunay doon at hindi naman kami. Sinubukan niya itong motor ko muna, then sinubukan niya rin yung modified torque drive ni Master GY6AC at yun, amazing idol. Kung meron kayong mga ibang katanungan mga idol, maaari niyong i-PM si Master GY6AC sa kanyang page. Nagre-response naman siya. Kung may katanungan kayo about sa kanyang mga modification, ano ba yung magiging proseso kung nasa malayong lugar kayo, maaari niyo siyang kontakin at alam niya yung mga gagawin niya. Maaari niyo mapag-usapan yung mga idol. Mulit-muli sinasabi ko mga idol, no, kung talagang kahit anong setup niyo at may problema, hindi niyo talaga makuha yung hinahanap niyo, pumasyal kayo kay Master GY6AC para hindi na kayo magastusan ng sobra-sobra. Adventure! Yan, idol natin sa Two-Wheel Adventure. Pinasubok natin. Master GY6 Torque Drive. Test! Ito yung easy ride ni Two-Wheel Adventure. Sa kasama natin sa Easy Ride 150. And papatest ni Master GY6AC yung kanyang modify na torque drive, yung kanyang set B. Ito nga akin, huwag nyo na munang intindihin yan, wala pa yung kwenta. Ito, tingnan natin na performance. Tingnan natin yung sipa. Try. Oh, kumakayod, no? Mabigat lang, pero maano na kung ito. Oh. Mabigat lang talaga yung motor natin. Nakakita mo yung ano, pati nung siya ko yung laro na pag kumano na. Hindi sa atin, no? Hindi mo masyado makita maano. Subukan na ni Two-Wheel Adventure yung kanyang modify. Subukan yung gawa ni Master. Oh, yun! Namarangkada na! Oh, tingnan niyo, parang kabayo!
Ayan, mukhang nasasaya na si Two Wheel Adventure sa kanyang motor. Oh. Sabi na sa inyo, panalo yung setup ni Master GY6 sa akin. Sige na, tapos na ako dyan. Sabi sa'yo eh. Stock lang yan. Oh. Mas maganda stock. Ito kasi, yung clutch na yon, na maliit na yon, di niya kaya yan. Di niya kaya to. Kasi mabigat na to eh. Naramdaman mo yung difference din na nandun sa dapat sa agad talaga eh. Ilan talaga mo yun? Saka pag ano, yung medyo overtake kapag binirit mong gano'n, parang hindi ka na-delay, no? Kasi nabukan ko rin eh. Ang binirit ko pag ginagano'n gano'n. Naglalaro na. Ganda ng laro na na eh. Nakakatawa rin yan, nakalaking tulong yung shock mo, ang ganda. Ginamit niya rin itong shock ngayon ni Pang Aero. Dahil sa medyo maiksi siya, nilagay niya ngayon po ng lifter. Pero masasabi ko sa shock na to, napakalabot. Ang gandang gamitin kasi pinasubukan na rin po sa akin yung two-wheel adventure. Yung bushing ng stock, ililipat dito sa shock ng Aerox para magkasya. Kasi maliit yung butas na rin. Hindi ka kasa sa tornilya dito. Ayan, kung makikita nyo, para mag-fit yung ano, shock ng Aerox, papalitan nyo ng bushing. Yung sa stock, yun ang mismo ilalagay rito. Lambot niya mga idol, napakalambot. Ganda, parang nangangabayo. Ganda ng shock, sabay mo, sabayan mo. Eh, nagpapaunahan sila ng arangkada. Ano, mas maganda yung arangkada nitong kay Two Wheel Adventure kasi maliit yung gulong niya eh. Malaki kasi yung sa akin. Mas sumasampa yung kay Two Wheel Adventure. Okay, susubukan na ni Two Wheel Adventure ang kanyang final setup sa kanyang Easy Ride 150M. Lambot ng shock. Ayan na, natuwa na, tuwan-tuwa na siya. Oh. Lambot ng shock. Lambot ng shock ni Two Wheel Adventure. Ako naman ay lubos na rin nagpapasalamat kay Master GY Zigzag dahil nalunasan niya na rin yung matagal nating naging problema. Lubos ako nagpapasalamat sa dedikasyon na ginawa niya rito sa mga experimentation namin dito. Nagbunga lahat yun. Masaludo ako sa iyo Master GY Zigzag.
So paano mga idol, dito ko na to tatapusin ha. Sana nakatulong na naman tong munting video natin na ito para sa inyo. Once again, this is Easy Rider TV. Always remember, live, love and ride. Woohoo! Thank you! Ride safe always!